Hi, so today ang iluluto natin ay tinatawag na crispy fried dulong or crispy fried silverfish. So tama, isda nga ito. Tamang-tama ito doon sa mga nanay na may mga anak na maliliit na ayaw kumain ng isda. So I'm sure magugustuhan nila to. So ito ay isa sa mga all-time favorites ng family ko. Ang una nating ingredient ay dulong. So dulong is actually a type of fish. Para siyang yung dilis pero mas maliliit pa siya sa dilis. Sa English, ang tawag dito ay silverfish at makakakita kayo nito sa mga Asian stores. So usually ito makikita nyo sa frozen section ng mga Asian stores. So hanapin nyo yung lugar kung nasaan nandun yung mga fish at nakakalamang na dun nyo siya makikita. So ang isang box ito is 1 kilo ng frozen silverfish or frozen dulong. Yung frozen dulong kanina, hinati ko in half and then pinato ko muna siya. So, hinugasan ko and then pinatulo ko sa isang salaan. Nung mawala na yung excess liquid niya, inilagay ko siya sa isang bowl. So, ito yun ngayon. This is half a kilo na. So, kung makikita nyo itong dulong, para siyang maliliit na dilis. Pero unlike yung dilis talaga na may tinik kahit maliliit, ito wala kayong matitikman or makakagat na tinik. So, I'm sure magugustuhan ng mga anak ninyo ito. For the rest of our ingredients, ang mga kailangan natin ay 1 teaspoon cup ng all-purpose flour, 1 large egg, 1/4 teaspoon ng salt, 1/8 teaspoon ng ground black pepper. Kailangan din natin ng cooking oil for frying. At yan ang mga ingredients na kailangan natin for our crispy fried dulong or crispy fried silverfish. So, kanina, this is half a kilo ng dulong. So, itinransfer natin siya sa isang maliit na bowl. So, yung dulong, sasamahan natin ng ating flour. Yung ating black pepper. Next, i-add natin is our salt. And last is our egg. So, i-mix lang natin to all together. Pagka solo mix na yung ating mga ingredients, ready na tayo na i-fry ito. So, now we're ready to fry our dulong. So, what I have here is a frying pan na mainit na. So, lalagyan natin yan ng kaunting oil. So, huwag masyadong maraming oil yung gagamitin ninyo. And then, i-drop lang natin yung ating dulong mixture by the spoonful. Tapos, ito-flatten natin siya. So, parang gumagawa tayo ng pancake. Hayaan lang natin itong mapito hanggang mag-brown yung isang side niya. So, hintayin natin. So, kayo na bahalang mag-adjust bali sa taste niya. Kung gusto niyo na medyo mas maalat pa, dagdagan nyo ng kaunti pang salt. At kung gusto niyo rin lagyan ng kaunti pang pepper po pwede. Kaya lang si nanay kasi medyo nag-iingat siya sa salt intake niya. Kaya konti lang inilagay ko na salt. So, adjust nyo na lang. Isang side, si-flip natin over. So, para lang tayo nag-flip ng omelette or pancake. Let's put another one on the other side. Basta pagkalagay nyo ng mixture, i-flatten nyo lang siya ng todo hanggang kung gaano siya mapa-flat. Kasi pag medyo makapal ito, hindi siya gaanong malutong. But kung medyo flat siya ng konti, I'm sure lulutong yung inyong dulong. Flip natin ulit. Yung pagka-printo na to, depende na sa inyo. Say, kasi kami sa family, gusto namin is yung talagang malutong na malutong. Kaya ganun ang ginagawa ko. But kung ayaw nyo ng ganun o hindi kayo masyadong mahilig sa mga masyadong malutong na pagkain, po pwede rin naman na ang gawin niyo is medyo i-fry nyo lang ng konti at pag nag-brown siya, hanguin nyo na agad siya sa oil. Ito tamang-tama sa mga mommies na may mga anak na maliliit na pihikan. So, lalo yung mga ayaw kumain ng fish. Hindi nila mapapansin na fish pala yung kinakain nila pag ganito nyo sinerve yung inyong dulong. So, pagka brown na yung ating dulong, pwede na natin to ngayon hanguin. So, ilagay lang natin sa isang plate na merong paper towels para ma-drain yung excess oil. And then, pwede na natin i-continue yung pagluluto by putting another spoonful dito sa kabilang side. So, ganyan lang gagawin natin hanggang maubos natin lahat ng ating mixture.
kapag medyo naubos na yung oil dun sa inyong pan, dagdagan nyo siya ng kaunti pang oil. So, huwag nyo hayaan na mag-dry totally yung inyong oil or else masusunog yung inyong pan. Okay, so this is the last dulong na aking pinrito. So, ipapakita ko naman sa inyo after nito kung paano natin ito sa-serve. Our serving are crispy fried dulong or crispy fried silverfish. So, tamang-tama ito ka-partner ng rice. Masarap din na ang kasama niyang sausawan ay tomato ketchup or kagaya natin mga Pinoy, mahilig tayo sa banana ketchup. Pwede rin naman na sweet chili sauce or sukang maanghang. So, dapat ito, right after frying, habang malutong pa, iserve na natin together with rice. So, sana nagustuhan nyo itong ating video for today at sana ay itry nyo itong ating recipe. So, hanggang sa susunod ulit, maraming salamat sa panonood.